shout out muna kay Mark Exception for sharing yung picture ng stamp niya. So, yan yung nasa screen. Thank you kay Mark Exception. So, ano ba yung maganda sa stamp? Kung stamp ang gamit nyo, ano ba yung benefit niyan? So, number one would be highest volume for filter media. Obviously, siya yung pinakamalaki. So, since siya yung pinakamalaki, mas makaka-hold siya ng filter media. Mapa-biological man yan, mapa-mechanical. So, siya yung pinakamalaking or siya yung pinakamaraming pwede niyong ilagay. So, second advantage ng nakasump would be meron tayong increase in water volume. So, let's say 100 gallon yung tank mo and then naglagay ka ng sump na 75 gallon. And then, ang mapupuno doon, let's say 50 gallon. So, 100 gallon plus 50 gallon na water volume. So, nadagdagan ka ng 50%. So, pag nadagdagan yung water volume mo ng 50%, de meron ka ng 150 gallon in total volume. Kasama, so, yung tank plus yung sump, may 150 gallon ka na. Anong ibig sabihin nun? E de, yung build up ng nitrate sa tank nyo, mas tumatagal. Okay? As compared dun sa hindi nakasump. So, kung matagal yung build-up ng nitrate or matagal siyang masaturate, yung frequency ng pagwa-water change nyo, mas napapalayo. Okay? It doesn't mean hindi kayo magwa-water change siya. Yung frequency lang. So, kung sa iba, every week, sa inyo, possibly, 1.5 weeks. So, ganun. Mas tumatagal. So, another benefit would be yung hindi nyo paggamit ng surface steamer. Kasi nga, itong sump, usually, gumagamit ito ng overflow. So, yung higup ng tubig niya is coming dun sa surface ng water. So, ang nangyayari, yung mga build-up nyo sa surface ng tank nyo or sa surface ng water nyo, nahihigup ng sump. So, yung madalas magpakain ng superworm, katulad ko ngayon, superworm ang pakain ko sa arowana ko eh. Ang nangyayari na papansin ko, ang daming build up nung yung balat ng superworm sa surface ng tank, sa surface ng water, nasa ibabaw, no? So, pangit tingnan. So, pag nakasump kayo, since ang higup ng tubig is sa ibabaw nung or sa surface ng water, wala kayong build up ng mga dumi sa ibabaw ng tank nyo. So, yun yung kinaganda ng sump. So, ano ba yung negative side pag magsasump ka? So, number one would be customize siya. So, customize in a sense na yung piping yan, as I have mentioned earlier, overflow yung gamit, no? Hindi ito yung tipo na plug and play, yung parang external canister na bibilin mo lang, a-assemble mo lang, tapos gagana na. So, hindi. Usually, customize yung piping, pati aquarium nga eh. Bubutasan nyo yan either sa side, sa likod. Yung iba, sa ilalim yung gusto nila para nakatago, no? Pero, syempre, may negative side din yun, prone sa leak. Pero anyway, hindi naman natin didiscuss yung mga design ng mga sump. Ang importante lang dito is, yun nga, hindi siya plug and play. More of customize siya. In fact, meron akong mga na-encounter na akala nila, parang yung makikita nyo sa screen nyo, akala nila ang sump nag-work basta bumili ka lang ng dalawang pump na same power output or same volume ng output. And then, yung isang pump, lalagay mo sa tank. Tapos, yung pipe
from tank to sump, and then another pump from sump to tank. So akala nila ganun lang. Basta pareho naman power yung pump, akala nila magsi-circulate na agad yung tubig. So tama naman yung logic dun. Walang mali dun sa logic na yun. Kaya lang, hindi nila na-calculate na kahit pa parehong power output yung tank na yan, meron at merong mas malakas compared dun sa isa. So, siguro by gravity na lang, no? Yung from tank to sump, malamang mas malakas kasi pababa siya eh. As compared dun sa pump na from sump to tank, pataas yun eh. So, yung output ng tubig is different. And kapag nangyari yun, merong isang part ang mag-overflow. So, yun yung problema sa ganon. So, tama yung logic, may miscalculation. So, kahit na anong gawin nyo sa ganyang setup, kahit na sabihin nyo pa na meron kayong valve para ma-regulate nyo yung labas ng water sa pipe, never nyo mapapawork yan. Siguro, one day gagana yan, pero the next day, meron ng mag-overflow either sa tank or either sa sump. Kasi nga, maraming dapat i-consider. Yung mga dumi pa lang na bumabara sa pump, ay sa pipe, pwede na mag-cause yun ng paghina ng volume ng water na lumalabas sa pipe. Eh. So, hindi nyo makakalculate yun. So, dapat yung sump would be ang pump niya from sump to tank, and then overflow yung tank to sump. Kung ano man yung makikita nyo dyan, yung parang makikita nyo dyan sa screen. So, yan yung tamang setup. So, customize yan, hindi yan plug and play. So, another negative side would be, it would require a bigger space. Siyempre, malaki nga itong sump, no? Usually nga, 75% ng actual tank size. Kung may 100 gallon kayo na tank, 75 gallon yung sump nyo. Eh, then, nag-o-occupy ng space. So, usually, ang ginagawa rito, yung double stand. So, isang stand, yung sa taas, nag-hold nung main tank, and then, built-in na rin dun sa stand na yon, pwede siya mag-hold ng sump. So, ganon. So, pangalawa, or pangatlo would be, may kamahalan din to. Kasi nga, para kayong bumili ng another tank eh, so, kung medyo nagbabudget kayo para sa main tank nyo, I doubt it, may budget pa kayo para sa sump. Kasi parang halos kapresyo na to na main tank nyo. Baka nga mas mahal pa eh. So, another one would be settling. So, na-mention ko earlier, hindi nyo nga kailangan ng surface skimmer. But the fact na yung higop ng tubig niya is coming from the top sa ibabaw, no? Malaki yung chance na yung mga, lalo na yung mga mabibigat na waste particle, magkakaroon at magkakaroon yan sa ilalim naman ng tank nyo. So, dito na pumapasok nga yung mga add-on na sinabi ko na internal filter. So, yung iba, para maiwasan nyo, naglalagay ng sponge filter. Yung iba, internal canister filter. Eh, yung iba naman, okay lang naman sa kanila na medyo madumi yung ilalim. Sinasuction na lang nila pag nagwa-water change sila. So ganun, kanya-kanyang style lang yun. So, next na i-discuss natin would be overhead sump. Pero bago ang lahat, shout out muna kay Jojo Ong. Ayan, makikita nyo sa screen. Yan yung kanya overhead sump. So, thank you Jojo. So, overhead sump, guys, pinaliit na sump. And then, kaya overhead, imbes na nasa ilalim, sa ibabaw nyo ng aquarium ilalagay. So, dun muna tayo sa positive side. Ano ba yung pros nito? So, easy to set up, no? Maliit lang to.
Ito nabibili, hindi nyo na kailangan pa-customize. So, meron ng nabibiling overhead sump. And then, madali mag-select ng pump. So, usually, ang gamit sa sump, nasa around 2,200 to 3,000 liters per hour yung power or yung volume output ng pump na kailangan nyo. So, minimalist approach, another benefit nito. Since maliit nga siya, and then sa ibabaw nyo lang naman ipapatong, hindi masyadong intimidating. Actually, yan yung nagustuhan ko sa overhead sump. Kaya, ito actually yung gamit ko ngayon. And, thank you nga pala kay Juggernaut sa pag-deliver ng overhead sump ko. Saka ko na, guys, papakita yung setup ko. May iniba ko ngayon sa setup ko. Isa na to, yung nagpalit ako ng nag-upgrade ako sa overhead sump. Tapos, nagtatanggal din ako ng gravel ngayon eh. Ino-convert ko siya sa bottomless tank. So, saka ko napapakita yung setup ko pag nakumpleto ko na yung bala kong gawin. So, hintayin niyan sa mga susunod kong video.